Pinasyale ni Lily si Belinda para pakiusapan na payagan niyang magtrabaho sa kumpanya nila ang anak nitong si Dahlia dahil sa mixing panahon ay nakitaan ito ni Lily ng potensyal. Pinaliwanag ni Belinda ang takot niyang baka si Dahlia ang mapagbuntunan ni Aurora ng galit nito sa kanya, pero pinanggako sa kanya ni Lily na hindi iyon mangyayari sapagkat siya ang nagpapatakbo ng kumpanyang pinapasukan ni Dahlia. Nag-alala naman si Dahlia na magagalit sa kanya ang ina kapag nalaman nito na kailangan niyang magpatuloy na magtrabaho sa kumpanya ng mga tsuwa. Dahil hindi tinanggap ni Lily ang resignation niya, hindi naman niya magawang ipagpilitan iyon dahil sa utang niya dito para may pagamot ang ina. Hindi naman mapanatag ang kalooban ni Aurora, na kapag nalaman ng magkakapatid ang tungkol sa mamanahin ng mga ito ay magdulot ng away sa apat. Lalo na kay Violet naghahaman ang asawa pagdating sa pera, si Irish naman ay baka pakialaman ng ina nitong si Mary Lou ang mana, samantalang hindi naman magawang muling pagkatiwalaan ni Aurora si Belinda dahil sa kasalanang nagawa nito sa kanya. Muling pinakiusapan ni Aurora si Felino na gawing sikreto sa ngayon ang perang minana ng magkakapatid at siya na ang bahalang magsabi sa mga ito sa tamang panahon. Nakita naman ni Irish si Julian na may kasamang babae na halos pumulupot sa kanya habang nagkukwentuhan, nang lapitan niya ang mga ito ay parang binuhusan ng malamig na tubig at ipinakilala sa kanya na kaibigan ang kasamang babae. Pag-uwi ni Dahlia galing sa trabaho ay binanggit ng ina ang pagdalaw sa kanya ni Lily. Kinuwento ni Belinda sa anak kung gaano siya pinuri ni Lily sa trabaho nito, nagtanong si Dahlia kung binibigay na ba sa kanya ng ina ang pagpayag nito na magpatuloy na magtrabaho sa kumpanya ng mga tsuwa. Wala naman ang magawa si Belinda kundi ang bilinan na lang ang anak na mag-ingat sa mga taong makakasalamuha sa trabaho at huwag basta magtitiwala. Nagawa naman biluging muli ni Julian ang ulo ni Violet nang magtanong ito kung nasaan siya nang nagdaang gabi at nagawa nitong patayan siya ng cellphone. Nagsinungaling si Julian at sinabing may kamiting itong isang Governor Demetrio na makakatulong sa pagtakbo niya bilang mayor, nang mabakas pa din sa mukha ni Violet ang pagdududa ay sinabi ni Julian na tatawagan na lang niya ang daddy niya para ito ang magpatunay kay Violet ng whereabouts nito nang nagdaang gabi na agad naman tinutulan ni Violet, nilapitan ni Julian ang asawa at nilambing, hindi naman daw siya nito kailangang pagdudahan dahil alam naman nito kung gaano niya ito kamahal. Sinabi ni Irish sa pamangkin na nakita niya ang ama nito na may kasamang ibang babae pero hindi na ito nagulat tungkol doon, nakita na daw nito ang flavor of the month ng ama at pinadalhan pa niya ng litrato ang ina pero hindi din naman daw iyon pinansin ni Violet, nagulat si Irish sa nalaman na hindi naman pala ganoon ka-strong ang ate niya kagaya ng inaakala niya dahil sa pagbubulag-bulagan nito sa pagloloko ng asawa. Nalaman naman ni Andrew ang sikreto ng kuya nang hanapin nito si Peterson sa mga kaibigan nito, tinanong kasi si Andrew ng mga iyon kung saan daw babalak lumipat na school ng kuya niya, nagtaka si Andrew dahil hindi naman daw lilipat ng pinapasukan ang kuya niya at doon pa din ito mag-aaral, doon na sinabi kay Andrew ng mga kaibigan ni Peterson na matagal na itong na-expelled na talaga namang ikinagulat ni Andrew.